Nais ng Bayan Muna Party List na muling maghain sa Korte Suprema ng motion for reconsideration sa naging desisyon nito na hindi labag sa batas ang probisyon ng libelo o online libel sa Cybercrime Prevention Law. Isa ang Bayan Muna sa mga grupong nagpasa noon ng petisyon laban sa nasabing batas nang mapirmahan nito ni Pangulong Aquino noong September 2012. Dapat civil liabilities yan. You don't send to prison nga, sabi namin, a person merely exercising the constitutional right to free expression or free press. Suportado naman ng ilang miyembro ng minorya sa Kongreso ang pagkatutol sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ipinaratang nila na maraming aspeto sa paglalagay ng komento online ang hindi nakita ng Korte. Nireview lang ho ata ng Korte Suprema yung Facebook eh. Pagka ho nag-share ho kayo ng halimbawa article ho ng ating mga website, news websites, talagang meron ng original author. Pero pagka ho yung Twitter ho, pag nag-retweet ho kayo, more or less you have, kumbaga merong leeway ho kayo to edit the tweets eh. So, it might constitute you being, by retweeting, you might constitute yourself as being the original author. Maging ang mga online netizens, naghayag ng kanilang saloobin sa issue. Pagkadismaya ang ipinahayag ng iba sa naging desisyon ng Korte Suprema. Reklamo nila, mawawalan ng demokrasya sa pagpapahayag. Ang iba naman, mag-iingat na raw sa kanilang mga shoutout at iba pang ipopost online. Oh, tama yan. Kasi nakakaano rin sa tao eh. Maga nakakasakit. Yung hindi natin makontrol yung ano na, may nasasaktan na pala. Kung patas talaga yan, eh dapat kasuhan na sila. Pero kung hindi naman, eh okay lang. Minsan nakakapanirang puri na, di ba? Yung marami kasing nagagawa talaga, di ba, sa mga ganyan internet na yan. Okay lang yun. Tama lang yun. Pabor ako doon. Isa sa nagbigay ng komento ay si Paula Salvosa na siyang nakaranas ng pambubuli sa internet. Matatanda ang tinuguriang ang siyang bilang I'm a liar girl dahil nahuli ito sa video phone camera na nakikipag-away sa isang gwardiya sa MRT. Sa kabila ng ibinabang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ni Salvosa na hindi na niya kakasuhan ang mga nambuli sa kanya dahil napatawad na niya ang mga ito. Kanya rin na ibahagi na simula noong tanggapin niya ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, na bago ang kanyang pagkatao at natutong magmahal at magpatawad sa kapwa. Ito po ang inyong kaibigan, Rhema Penaflor, para sa Newsnight.